Ayun mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon ay simple lang. Isang DVD na Ace. Ano lang to, yung mga China. Mga generic na DVD. So, ang trouble niya, dinala sa akin, sabi nung may-ari, nawalan daw ng power habang kasalukuyan nilang ginagamit. So, try natin isaksak. Pagka ni-power na natin, pagka kumislap, ibig sabihin, pwedeng normal yung ating power supply. Yun, may tumunog, di ba? Ibig sabihin, may trigger yung power supply. Pero, wala nga siyang ano, power. Oh. So, buksan natin mga bro, para ma-check na natin kung alin yung sira. Kung yung power supply ba, o yung kanyang module. So ayan mga bro, tingnan naman yung loob niya, napakarumi, marami na siyang alikabok. So bunutin muna natin, tapos pagpagan natin ng konti, sana natin linisan pagka okay na. So dahil wala siyang power kanina, i-test muna natin yung kanyang yung unahin natin yung cord, pero may trigger eh. Pero ito tutorial lang, para in case na mag troubleshoot kayo ng DVD, alam nyo yung gagawin. So test muna natin yung saksakan niya. Buzzer test lang naman gagawin natin. Bali, ito yung saksakan. Yan, okay naman. So, lipat natin. So, okay yung ating saksakan. Test naman natin yung switch. Yan, okay yung switch. Test natin yung fuse. Yan, okay din naman yung fuse. So, ibig sabihin, normal, maaring normal yung ating primary, kasi meron naman siyang ano eh. Hindi naman open yung ating fuse. So, mag-voltage check muna tayo sa secondary. Dali, set natin. Kagandahan sa digital, kahit baliktad yung pag-test nyo ng DC, hindi siya masisira. Bali, pagbaliktad, negative lang yung lalabas. So, check natin muna yung kagandahan sa mga ano, China na DVD. May indicator. Nakalagay yung kan. Naka-indicate yung supply. And iti-test natin yung 5 volts muna ito. Tsaka yung ground ito. Yung negative 12 volts kasi, supply lang yun para dun sa audio. So, check natin yung 5 volts. Power on natin. Yun, normal naman, meron siyang 5 volts, 5.1. Sobra ng konti. Pero wala namang epekto 'yan. So, ibig sabihin, yung power supply natin no, good naman siya. Ayun, tingnan natin yung negative 12 volts. Ito kahit 8 to okay lang. Ayun, 11.5. So normal pa rin 'yan. Ibig sabihin, good yung ating power supply. So mag-focus tayo ngayon sa module. Ito yung kanyang module. So i-test natin yung VCC ng memory.
Yan, magbabody ground tayo dun sa mismong ground ng jack. Ito dapat 3.3. And 3.3, sakto. 3.3. Ito yung VCC, yung unang pin na to. Ayan. Ibig sabihin, normal naman siya. So, normal yung supply ng memory. Baka yung supply ng MCU yung sira. So, dalawang diode yun. Bali, itong transistor na to, ito yung regulator niya. So, baklasin natin, tapos i-test natin. Baka katulad lang siya nung sira nung una kong tin-robleshoot na DVD. Meron akong unang video na ganun na sira. Baka pareho lang yung sira nila. So, baklasin muna natin yung module. So, ito na mga bro, nabaklas ko na yung module. Bali, ang iti-test natin yung supply ng diode. Ganito kasi yan eh. Yung supply niyan, dito 5 volts, tapos magdadrop siya ng mga 4 volts. Tapos from 4 volts, magdadrop ng 3.3 para sa supply ng ito yung IC niya, yung main chip niya. So, i-power on natin, tapos tester natin yung voltage. Isusum ko na lang. May naka-ground tayo. Tapos 5 volts. 4.3. Tapos 4.3 din dito. Ayan, 4.2 lang pala siya. Tapos yun, 0.5 lang yung dito. Ibig sabihin, yung diode na to, open siya. Ano, 4.2. Pagdating dito, 0.5. Dapat yan, nasa 3 volts ang supply niyan. So, try natin mag-tap na lang tayo ng diode dito. Tulad nung pinakita ko sa una kong, yung sa una kong tin-robleshoot na DVD. Same trouble lang pala sila. So, patungan na lang natin sa ilalim. So, ayan mga bro. Bali, ginawa ko sa diode, pinatong ko na lang sa ilalim. Dun sa ilalim nung pin ng diode sa ibabaw. Bali, open na yun, kaya nilagyan ko na lang sa ilalim. Yung inilagay ko na diode, ordinary lang yan. Binunot ko lang sa CRT TV. Hindi naman maselan yan eh. Kahit na resistor, pagkakaalam ko gagana yan. Yung iba naman, dyan jumper na lang nila. Pero mas maganda, lagyan pa rin natin ng diode. So, try na natin. Tapos dito. Ayan, 3.3. Ayan, nakikin yung CD. Umano na pala, nirid na niya. Ayan o. Naka-play na kagad, diba? Mabilis pa siya mag-read. So, ganun lang mga bro. Baka sakali maka-encounter kayo. At least, may idea na kayo na hindi pala natin kailangan palitan yung module. Pwedeng diode ang sira. Pwede rin minsan program ang nasisira. So kapag kompleto yung voltage, walang kahit na ano. So pwede nyong isubukan na i-reprogram. So kung wala pa rin sa reprogram, palit na yung module. Ganoon lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood.